Isang special committee hinggil sa Maritime Zones and Admiralty ang binuo ng Senado para matutukan ang isyu at usapin sa teritoryo ng bansa. Ang itinalagang chairman ng komite ay si Senator Francis Tolentino. So itong bagong tatak ng committee, sa special committee, nagmula po ito doon sa dating Committee on Foreign Relations na ako rin ang vice chair. At binukod po ito para tumutok na lang doon sa mga palagian nating issues sa West Philippine Sea, sa Benham Rise, at kung saan-saan pa. So dedicated na po ito doon. At ang layunin po nito ay mag-specialize na lang sa maritime and admiralty issues. Ayon kay Tolentino, sisimula na ng Senado ang pampublikong pagdinig sa pagtatakda ng hangganan ng mga teritoryo ng bansa o itong Maritime Zone Bill sa September 14. Sa at ng Senador, long overdue o matagal nang dapat itong ginawa ng Pilipinas. Diin ng mabatas na mahalagang matukoy at maideklara na ng bansa ang maritime zones nito kasama na ang mga isla. Ang meron lamang tayo ngayon ayon sa Senador ay ang baseline law at hindi pagkasama dito ang mas malawak pang katabigan ng bansa, kabilang na ang continental shelf kung saan naroon ang Benham o ang Philippine Rise at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yun naman pong palabas ay para makita natin yung boundaries talaga ng internal waters at yung papunta sa international waters. So para na rin po mamanage natin yung ating maritime resources at maproteksyonan sa over-exploitation at para maliwanag po kung saan pa talaga yung nasasakop natin under the United Nations Law of the Sea at ganoon na rin po sa arbitral ruling. So ngayon, dapat na rin daw tayo magkaroon ng maritime zone gaya ng maraming bansa na lumagda sa UNCLOS. Sa ngayon, nasa 152 bansa na ang nakapagbuo ng kanilang maritime zones. Ang Pilipinas, wala pa rin. Sa ngayon po, meron ng 152 countries na merong maritime zone laws. Ang Pilipinas, napapalibutan ng dagat, wala. Kung ating hihimayin, andito sa aking harapan, lahat ng mga bansa na mayroong maritime zone law mula Bahrain hanggang Bahrain at Desierto hanggang last dito hanggang Yemen, 1987 ng Yemen, ang Vietnam, mayroong pong Law of the Sea of Vietnam, ang Banato, mayroong maritime zone Vanuatu, ang Venezuela mayroon, ang Uruguay mayroon, halos lahat, pero Pilipinas wala. Samantara, tinawag ni Justice Secretary Jesus Cuspini Mulya na mali ang pagpapalabas ng China ng 10-dash line sa West Philippine Sea. Gayet ng kalihim, dapat respetuhin ng China ang naging ruling ng UNCLOS sa usapin sa West Philippine Sea bilang miyembro nito. Mali yan. It violates the principles of international law, especially with regards to the UN Convention on the Law of the Sea. Dapat igalang nila yung Convention on the Law of the Sea where they're part of the convention. They're gonna choose what to respect and what not to respect in the UN. Dapat ang China matuto silang gumalang sa batas. At ang international law kasi is the UN Convention of the Law of the Sea is recognized as law by all the member states of the United Nations. And they're still a member of the UN. If they don't want to be a member of the UN, then probably they just must opt out if they cannot respect the UN conventions. Ayon kay Rimulya, may ginagawa na silang hakbang laban dito na hindi pa maaring ipaalam sa publiko. Marami kaming ginagawa ngayon na hindi siguro maaari pa pag-usapan at lalabas na lang sa tamang panahon. Ngunit marami, tuloy-tuloy ang aming pag-aaral sa lahat ng bagay na nangyayari. Siyempre, bilang Justice Secretary, we are on top of it. Tayo kasama sa cluster of security. So tuloy-tuloy ang aming pag-aaral sa mga bagay-bagay ngayon. At kumikilos po ang ating gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.